Sunod-sunod na airstrikes at walang patid na putukan. Ito ang ilang eksena sa Marawi noong Sabado. Pero kinabukasan, araw ng Linggo, nabalot na katahimikan ng lungsod. Sa pagtatapos ng Ramadan, idineklara ng Armed Forces of the Philippines ang tinatawag na humanitarian pause mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sinamantala ito ng gobyerno para mailigtas ang ilang sibilyan. And the president came out with the peace corridor wherein the job is to help in the retrieval. Pero papasok pa lang ang otoridad, sinalubong na sila ng bangkay na bitbit na ilang sibilyan. Kasama pa ang apat na nakatakas, ang isang 2 taong gulang na babae. Pero kung sila bahagyang nakahinga, si Camilla Baunto hindi pa rin napapanatag. Hindi pa kasi nakalabas ng lungsod ng kanyang mister sa takot. Wala na rin pagkain at tubig sa loob. Ang isa namang bihag ng Mauti Group na si Father Chito Suganob na ispatan kahapon ayon sa militar. Basang nasabi po sa amin ay nakita siya na buhay po. Ayun uli. Kanina, balik na ulit ang putukan. Hindi pa rin daw maklear ng militar ang natitirang 4 na barangay. Nagsusunog daw kasi ang Mauti Group ng gusali para magsilbing harang. Sa kabila nito, may napatay umanong Middle Eastern na bandido. In the last 48 hours, we discovered a 2 Middle Eastern cadaver. We are now in the process of investigation to identify. Nagkakagulo na rin ang Mauti Group dahil nagkukulang na ng supply at lumiliit ang pwesto. Validated reports that there are leadership problem. They also lack ammunitions. They have very limited maneuver space. Gusto na nilang tumakas. However, there are some groups who wanted to stay behind or... Nakumpirma rin na sugatan sa airstrike si Isilon Hapilon sa 2nd linggo ng bakbakan. Kinukumpirma pa ang balitang nakalabas sa Sanang Marawi. Well, may report nga na tinamaan siya, pero these are all unverified reports. Okay. Itong historically kasi itong si Isnilon Hapilon hindi talaga lumalaban ito ng harapan. Pagkatapos ng deadline ng humanitarian pause, agad nagpaputok ng baril ang kalaban. Kaya naman nagliparan ang mga ligaw na bala sa advance command post. Ang sasakyan ng News 5 hindi nakaligtas. Matapos tamaan sa likod ng bahagi habang nakaparada sa amay pakpak. Wala namang nasaktan sa aming team. For you, the military confirming the deaths of extremist leaders Isnilon Hapilon and Omar Mountain, an early morning encounter with troops in the city of Marawi, 147 days since Mountain, Hapilon and their men attacked that city. Hapilon, of course, was the declared emir of ISIS here in the Philippines, and Omar Mountain, the last remaining Mountain brother who was leading that terrorist group that was named after them, the Mauti group. The armed force is saying that there are about 30 what they call now stragglers left of that terrorist group, and the armed forces leadership with Chief of Staff General Eduardo Anio and Defense Secretary Delfin Lorenzana confirming the deaths separately and together. First in the press conference late this morning here in Manila, and a press conference also in the afternoon in the city of Marawi, headquarters of the 103rd Brigade there in Marawi, confirming the deaths of Mauti and Hapilon. Also, a look at the traffic situation. Drivers taking to the streets today in a what is supposed to be a two-day nationwide protest, transport protest. This, of course, against the modernization of the jeepneys. And a wedding is coming. Sophie Turner, a Game of Thrones actress, getting engaged to Joe Jonas. Also, call out for what's supposed to be World Pandesal Day. It's actually World Food Day, but a bakery called Kamuling Bakery has adopted it and called it the World Pandesal Day. And our call-out question for you is, ano ba yung masarap isabay o ipalaman sa paborito mong pandesal? So you can just comment down below here on Facebook, or you can tweet us at Twitter, I'm sorry, at CNN Philippines. We'd like to say hello to some of our viewers right now here on Facebook.
what's this, Charun Lurd, Marcos Flores, Eric Hernan, Marcos in Dubai, and Luz Vimil. Thank you very much for being with us here on Facebook. I'll see you later at 6 o'clock on News Night and at 7 o'clock here on CNN. Samayan po ng labong sa lalawigan ng Samar o yabong sa lalawigan ng Samar, pahirapan at lubhang delikado ang pagbiyahe sa isang kalsada. Mahigit 2 dekada na pong bako-bako at hindi sementado. Yung pondo sa pagpapagawa ay ka-aproval lang daw, pero yung pondo hindi masasakop yung buong kalsada. Yan ang inaksyonan ng sumbungan ng bayan. Si Kimberly ay mula sa bayan ng Yabong sa probinsya ng Samar. Sa tuwing luluwas siya papunta sa mismong bayan ng Yabong, ganito ang dinadaanan niya. Sakay ng habal-habal, mahigit kalahating oras niyang kailangan baktasin ang kalsadang ito mula sa barangay Malino. Isa lang po ako sa concerned citizen at nakikita ko po yung maraming tao, yung community mismo yung nagsasuffer ng ganitong daan, transport. Kasi mismo experience ko pag ako ang dumadaan dyan, ilang beses na rin akong na-aksidente sa motor, sa balhabal. At saka yung once na yung ship is nagbabiyahe, yung hindi maiwasan yung matagilid. Dahil mabato, malubak at hindi konkreto, delikado ang kalsadang ito para sa lahat ng mga dumaraan dito. Ang tinatawag na farm to market road na ito mula barangay Lulugayan hanggang barangay Malino, mahigit 2 dekada na palang ganito ang kalagayan. Mahigit 1 kilometro ng kalsada ang bako-bako pa rin hanggang ngayon. Mahirap talaga yan. Malalalim at saka yung ano, madulas pag tag-ulan. Yung problema talaga yung lalim ng ano dahil hindi naman mapilingan. Humingi na nga kami ng tulong dyan, mapilingan lang. Hanggang ngayon wala pa. Maraming aksidente ang nangyari na rito. Noong Nobyembre taong 2016, may tumaob na jeepney rito at karamihan sa mga sakay nito sugatan. Kaya itinulog na ni Kimberly sa sumbungan ng bayan ang problema sa kanilang komunidad. Ang gusto ko lang naman po is maayos ang aming daan para yung access ng mga transportation or yung anumang produkto na ikakarga is mapadali. Inilapit namin sa tanggapan ng municipal engineer ng Yabong ang problemang ito. Ayon sa municipal engineer, kaka-aproba lang ng budget na 3.6 na milyong piso para sa pagpapagawa ng kalsada pero 200 metro lang. At dahil tag-ulan na naman, nahihirapan daw silang umpisahan ang trabaho. Yung scope ng 3.6 million, that is road leveling and then earth filling, back filling, installation of RCPC, and then mayroon tayong concrete pavement na 200 meters by 2.5 with thickness that is 0.25 meters. Target completion ko sa project na yan, kung maganda lang yung panahon, that is 2 months. Two months from now. So September, October, by November, tapos na yung project na yan. Napapailing si Mang Tani, oh. Huwag po kayong manahimik o magdalawang isip. Kung may alam kayong katiwalian o reklamo, ipaalam ninyo sa sumbungan ng bayan. May hotline po kaming pwede ninyong tawagan. 333-7161. 333-7161. Pwede kayong mag-email sa sumbunganambayan@gmanetwork.com. Ang inyong sumbong, asahan ninyong mabibigyan ng aksyon. Sa mga tiwali naman dyan, sa mga kawatan, sa mga mapagsamantala, ito ang inyong tandaan. Hindi namin kayo tatantalan. At kapapasok lang po ng anunsyong ito mula po sa Malacanang, may pasok na po bukas sa mga opisina ng gobyerno at lahat ng antas sa paaralan, publiko at privado. Ayon po yan kay PCOO Secretary Martin Andanar. Yan ay kahit tuloy ang ikalawang araw ng tigil pasada bukas.